Hello televiewers, especially kids and parents, welcome to AGHAMAZING T.V. I am Sir Jesse Guzman and I will be your teacher in Science 4. Are you ready to explore the enchanting world of science? Now, let's go! Hello kids, Sir Jesse here. Tapos na natin pag-aralan ang mga bahagi ng katawan ng tao. Ngayon naman ay magpo-focus tayo ngayon sa hayop o animals. For today's lesson, we will be focusing on body structures of animals for adaptation and survival. Ito ay under ng Science 4 Melc Base Week 3. So let us first have an objectives. Number 1, identify that animals have different body structures that make them adapt on land. Number 2, identify the body parts of animals that allow them to adapt or live on land. So ang mga hayop ay magkakaiba ayon sa kanilang tirahan. May mga hayop na nakatira sa lupa at meron din namang nakatira sa anyong tubig o pwedeng magkasama. Ang mga hayop na ninirahan sa lupaan o kalupaan gaya ng bundok, kapatagan, kagubatan, disyerto at iba pang bahagi ng lupa ay tinatawag na terrestrial animals, katulad ng nasa larawan. May mga bahagi ng katawan at kilos ang mga terrestrial animals upang mabuhay sa kalupaan. Ang mga terrestrial animals ay maaaring magkakaiba ayon sa kanilang natural na tirahan. Ito ay tinatawag na habitat. Ang mga halimbawa ng habitat ay disyerto, kagubatan, damuhan, bukirin at baba. Ang mga terrestrial animals ay may mga bahagi ng katawan na ginagamit sa paggalaw o pagkilos. May mga hayop na apat ang kanilang mga paa na ginagamit sa paglalakad, pagtakbo, paglukso at pagtalon. May mga hayop naman na mga walang paa ngunit nakakagapang tulad ng suso, ahas at mga bulate. Meron din naman mga insekto na maraming paa na ginagamit sa paggapang. May mga ilan-ilang insekto naman na kapag lumalaki ay nagkakaroon ng pakpak para makalipad. May mga terrestrial animals na nababalutan ng makakapal na buhok na tinatawag na fur. Ito ay ang kanilang sanggalang kapag malamig na ang panahon. Ang mga terrestrial animals gaya ng mga ibon ay nababalutan ng mga makakapal na pakpak o tinatawag na feathers. May mga hayop naman na nababalutan ng tuyong kaliskis tulad ng ahas, butiki at mga lizard na malalaki tulad ng iguana o crocodile. Ang mga insekto naman ay nababalutan ng panlabas na buto na tinatawag na exoskeleton. Ang mga pagong ay may carapace sa kanilang likuran, habang ang mga suso naman ay may mga shell kung saan pwede silang magtago o magbubli kapag may mga kalaban. Ang mga terrestrial animals ay nababalutan lamang sa balat. Ito ay maaaring makapal, manipis, o di kaya'y madulas. Ang mga hayop na gaya ng usa at baka ay may mga sungay. Ang mga ito ay may mga hoofs din. Ang sungay na tawag sa usa ay antlers, samantalang naman ang sa baka ay horn.
Ang mga ibon ay may mga tuka o beak or bill at mga pandakma o kaya claws sa pagkuha ng kanilang kinakain. So ang kanilang bill ay depende din sa kanilang kinakain. Tulad din sa bibe. Ang kinakain ng bibe ay may mga masasabaw na pagkain. Kaya ang kanilang bibe ay medyo malapad. Samantalang, ang eagle naman ay malaki ang kanilang bibig dahil ang kinakain naman nila ay meat. So ito ay ilang katulad ng body parts nilang ginagamit. Ang bibig ay mayroong webfoot na pwedeng gamitin sa pag-swimming at pwedeng din naman sa kalupaan. Sa horse naman ay hoof na parang sapatos na pwedeng makalakad sa malulubog na tupa. Sa pagkain naman nila, ang mga herbivores o kumakain ng mga gulay o kaya naman mga damo ay flat-feed. Samantalang kumakain naman ng mga karne, ang tinatawag na carnivores naman ay sharp-pointed teeth. So mayroong mga hayop na nagigising sa umaga para maghanap ng pagkain. Ito ay tinatawag na diurnal. Meron din namang active sa gabi at doon naghahanap ng pagkain. Ito naman ay tinatawag na nocturnal. So ito ang ilang halimbawa ng protection o kaya paghahanap ng pagkain ng mga terrestrial animals. So yung monkey or apes, kamay ang ginagamit niya sa paghahanap ng pagkain dahil siya ay arboreal o kaya naman naakyat-akyat siya sa mga puno para maghanap ng pagkain. Sa layo naman, matalas ang kanyang ngipin o pangil dahil kumakain siya ng karni. Sa tiger naman, pwede niyang pagsuporta ang kanyang mga paws o kaya claws para sa mga kalab. Proboscis naman sa butterfly dahil siya ay nagpo-pollinate ng mga flowers. Trunk naman sa elepante dahil malaki ang kanyang katawan at kaya niyang paliguan. Sting naman sa bee dahil gusto niyang protektahan ang kanyang sarili at mga honeybee sa mga kalaban. Venom naman sa snake dahil siya ay nakakalason at pwedeng ikamatay kapag ito ay natalsikan o kaya nakagatkan ang kanyang venom. Horns naman sa gazelle dahil ito ang kanyang pansuporta. So paano nakakahinga mga terrestrial animals? So gumagamit sila ng baga katulad ni ng tao para sila ay makahinga. Remember, animals have body structures that help them adapt to land. Some animals are covered with fur to keep them warm. Others are covered with feathers for flying. Some have smooth skin like worms. Most body coverings of animals are used for protection. Animals have body parts for moving like legs, for walking, and wings for flying. Land or terrestrial animals have lungs for breathing. So let us have an activity to identify the animal based on its ability to survive. So meron kayong dito ng pagpipilian. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para ito ay sagutan. Number 1. It is a large, powerfully built cat, also called king of beasts. And it is very active at night. With its sharp pointed claw, it can easily kill its prey. What is the answer? A. Monkey. B. Lion. C. Tiger. Okay, correct answer is lion. Very good. Number 2. A webbed feet, relatively small, short neck, and large build
waterfall o kaya niya tumira sa tubig o pwede rin naman sa lupa. A. Duck. B. Butterfly. C. Horse. Okay, the correct answer is A. Duck. Very good. Number 3. It is a tree-dwelling or arboreal that loves fruits, especially bananas. It is a diurnal animal. Number 3. A. Tiger. B. Mountain. C. Horse. The correct answer is B. Monkey. Very good. Number 4. A hoop. Herbivores, animals, or mammals are adapted to run, allowing them to quickly escape predators. A. Lion. B. Crocodile. C. Horse. Okay, the correct answer is horse. Very good. Number 5. Large, heavy beak, big-footed birds of prey. They are too ponderous for effective aerial pursuit, but try to surprise their prey on the ground. A. Duck. B. Eagle. C. Lovebirds. The correct answer is B. Eagle. Very good. How many of you were able to get an amazing score? That ends my discussion. I hope that you will learn something today. Again, this is Sir Jesse Guzman saying, be an explorer, be a discoverer, be an AGHAMAZING you. This is AGHAMAZING T.V.